Maraming salamat! Maraming salamat! Congresswoman Precious Castelo sa iyong pagpapakilala. Isa pong napakalaking kalangalan na tumayo sa inyong harapan ngayon. Nakasama at magpapakilala sa susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang Pangulo na magbabangon sa ating bansa. Ang Pangulo na magbibigay ng pag-asa. Magbibigay ng pagkakaisa sa muling pagbangon ng ating republika. Ang ating pong Pangulo na magbibigay ng dignidad at magbibigay ng karangalan na ating may pagpamalaki na sa bawat sulok ng mundo, lahat tayo, Pilipino, taas noo kay Bongbong Marcos! 1948, Ginoong Pangulo ng ang aming syudad ay itatag ng Pangulong Manuel L. Quezon. Ang kanyang pangarap ay magkaroon ng isang syudad na modelo para dito sa ating bansa. Bukod tangi po, ang lungsod Quezon at ang Maynila ang naging kapital ng Republika ng Pilipinas. Ang syudad na ating pinapangarap ay maasenso, maunlad, at lahat tayo na naninirahan dito ay mapayapa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang pangarap na ito ay di na namin magunita. Ngunit ngayong araw, ngayong gabi, sa pagdating ng susunod na Pangulo ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, lumiliwanag na naman ang kinabukasan ng lungsod Quezon. Nasa gitna ng pandemya, sama-sama tayong magtutulungan, sama-sama tayong lalaban na ang may sakit ay ating matulungan, mahirap man o mayaman. Kailan lamang, Ginoong Pangulo, dyan po sa nagkaisang nayon, nakausap ko si Edward Nueda. Nakita ko siya sa kalye, may malaking bukol sa liig at aking nilapitan. Sinabi niya po sa akin na siya po ay may stage 4 cancer at pinakilala niya ang kanyang anak na 7 taong gulang. Tinanong ko kung anong kanyang ginagawa at saang ospital siya nagpapagamot. Ang sagot niya po sa akin ay wala man siyang pamasahe para pumunta sa ospital o magkonsulta sa doktor. Sapat lamang ang kanyang kinikita para sa kanilang pangailangan, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pagkain sa lamesa ng kanyang pamilya. Bago ho umabot ang Pasko, namatay si Edward Nueda nang walang nakitang doktor. Sa lahat po ng Pilipino, lalo tigit ang mga residente ng ating lungsod, sa pagbangon at pangunguna ng ating Pangulo, wala tayong maiiwanan sa problema ng kalusugan. Malayang Quezon City. Kung kayo po ay nangangailangan at kailangan ng suporta, ang gobyerno nyo tutulong, lalaban at babangon kasama kayo. Malayang Quezon City. Katulad po, Ginoong Pangulo ng maraming syudad,
dito sa Quezon City, sa aming lungsod, ay marami ang nawalan ng trabaho at nawalan ng hanap buhay. Sa ating pong pagbangon, Ginoong Pangulo, kailangan ng suporta ng mga maliliit na nagnenegosyo, na mga nagtitinda. Sa aking ang paglakad, dyan po sa Payatas, nakausap ko si Aling Lolita Bueda. 8 taong, 80 years old na po ang kanyang edad, may balde na naglalaman ng gulay at kanyang nilalako. Ang sabi ko sa kanya, Nay, magkano po ang iyong kailangan para ikaw ay aming matulungan? Sila po ay umuutang para magbenta at ang sagot niya, 5,000 lang po, maluwag na kami. Sabi ko, bakit po kayo nagtatrabaho pa? Sabi niya, Mike, meron pa akong 2 apo. Ulila na sila. Wala na mga magulang. Pero sa halagang 5,000 ay malaking kaluwagan na para sila ay aking maitaguyod. Kaya mga kasama, dito po sa ating lungsod at ang ating Pangulo sa buong Pilipinas, tayo ay gagawa ng programa na ang mga maliliit magkanegosyo, magkahanap buhay, bumangon at may taguyod nila ang kanilang mga pamilya. Dito po sa atin, Ginoong Pangulo, katulad ng nangyayari sa buong bansa, sa 100 estudyante na papasok, 20 lamang ang makakapagtapos. Out of 100 students, we only have 20 graduates. At nakakalungkot po dahil lang marami sa kanila hindi sayang mag-aral, ngunit walang pangtustos sa kanilang edukasyon. Katulad niyang ilita ng batasan na nang aking tanungin, ang sabi sa akin, huminto siya ng pag-aaral dahilan sa wala siyang pamasahe, wala siyang baon, at wala siyang pambili ng gamit sa eskwelahan. Bagat nagawa na ng Pangulong Duterte ang libreng edukasyon, at sa kanya tayo ay nagpapasalamat, marami pa rin pong kailangan ang ating mga kabataan. Kaya ang elita at sa lahat ng kabataan, kung nais nyo mag-aral, nais nyo at magsusumikap kayo, magtsatsaga, bubuksan namin ang oportunidad na tulungan kayo, suportahan ang inyong edukasyon. Malaya, malaya, Quezon City. Nakikita ko ho, sa karamihan sa atin ay maraming senior citizens. Alam niyo ho, Ginoong Pangulo, may batas tayo na magbibigay ng suporta, 500 piso sa lahat ng senior citizens. At ito naman po ay pondo ng gobyerno nasyonal. Kaya nga po, tamang-tama at malapit din naman po sa nakakatanda sa senior citizen ang ating Pangulo. Lahat ng hindi nakakatanggap sa pagbago ng Quezon City, sa pagbago ng sambayanang Pilipino, matatanggap na ninyo ang suporta ng inyong gobyerno. Malaya, malayang Quezon City. Ilan lang po to, ilan lang po to sa mga batayang programa na kailangan pagtulungan lang ating lungsod, lang ating gobyernong lokal, kasama ang gobyerno nasyonal. Ginoong Pangulo, susunod na Pangulong Bongbong Marcos, hindi po kami nanlilimos o humingi ng donasyon. Ang inihingi lang po namin ay ang batayang prinsipyo na lahat ng kabataan, lahat ng Pilipino, magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang pangarap at bitiin sa buhay. At ito po ang hiling namin sa inyo. Malaya, malaya.
alam namin, Ginoong Pangulo, susunod na Pangulo Bongbong Marcos, na hindi matutupad ang lahat ng ito kung hindi kami susunod sa iyong panawagan ng pagkakaisa. Na dito sa atin, walang pagkawatak-watak, walang pag-aaway-aaway, magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo. Ang eleksyon po, ang pagboto ay isang araw lamang, pero ang kinabukasan natin ay para sa ating mga anak, sa kanilang magiging anak, kaya kailangan na tayo'y magtulungan at magsama-sama sa ating pagbangon. Malaya, malaya. Kaya Mr. President, bagamat ako po'y nakasuot ng pula ngayon, pag-upo niyo po sa Hunyo at sigurado na pong presidente ang Pangulong Bongbong Marcos. Kami po lahat, pula, puti, asul, kulay rosas at dilaw ay lahat susunod sa iyo. Magsasama-sama kami, magtutulong-tulong sa iyong marcha sa pagbangon sa ating bansa. Malaya, malaya, Ginoong Pangulo, wala na pong iba't ibang kulay kundi baghari ng pagkakaisa, baghari ng pagunlad at paghari ng pagbangon ng Republika ng Pilipinas. Mabuhay si Bongbong Marcos! Mabuhay si Taysara Duterte! Mabuhay ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Mike Defensor! Ang malayang Quezon City! Muli po, palakpakan natin ang susunod na alkalde ng Quezon City, Mike Defensor!